السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kumusta kayo mga friendship? Anyway, nasa SM Aura po ako. Ayan, no, malalaking building. Kasi galing po ako ng market. Kasi kumain po ako dun ng biryani dahil birthday ko ng isang araw. So yun, kumain po ako ng biryani mag-isa. Tapos tumuli na po ako dito sa SM Aura. SM Aura or SM Aura. So, maganda ang mga view dito, di ba? Ayan, no, sa Taguig lang ito sa BGC. Okay, for today's video is bukod sa ipapasyal ko kayo, isishare ko na rin sa inyo yung pag-aaral natin ng paano magbasa ng Quran with Tajwid. So, natapos na natin yung idgham, bilagul na idgham, maalgun na yung izhar, yung iqlab. So, ngayon nasa ikhfa na tayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. So, ang ikhfa, ayan ang mga litra ng ikhfa. Nakita niyo. Ayan, di ba? Kung napapansin niyo, madami ang litra ng ikhfa kasi yung mga natira sa di ba kung lahat ng litra, tas ibawas mo yung litra na idgham, maalgun na idgham, bilagun na izhar, iqlab, yung natira, lahat litra ng ikhfa. So paano ang ikhfa? So ganun din sa mga nauna nating video, pagka nagbabasa ka ng Quran, dinaanan mo yung nun sukun or mga tanwin. Tapos, ang sumunod sa kanila na litra is kasama sa litra ng mga ikhfa is may gunna. Pero, pagka binigkas mo sila, alam na nung nakikinig sa'yo yung isusunod mong litra. So, ito ang video para maintindihan nyo. Okay, ayan. Okay, mga friendship, salam alaikum. So, ito na ang ating example ng ikhfa. Ayan, yung ikhfa ay ninun sukun, tanwin. So, ito ang mga litra ng ikhfa. 15 lahat sa palagu lima. Okay, yung sod, za, ta, ka, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zay, fa, ta, dod, and the. Okay, so 50 lahat sila. Sa polo sila nagulima langon. Okay. So, lagid bumiyong na. Ganon din sa mga naon natin example na pag nagbabasa ka ng Quran, tapos dinaanan mo yung nun sukun or yung mga tanwin, tapos ang sumunod na litra sa kanila is isa sa mga litra ng ikhfa. Ayan, so kailangan kabisaduhin niyan. May gunna, okay? Pag nababasa ka ng Quran, tapos dinaanan mo yung nun sukun at yung mga tanwin, tapos ang sumunod na litra sa kanila is isa sa mga litra ng ikhfa, sila ay may gunna. Pero, yung pag binasa mo, yung nakikinig sa'yo, alam na niya na yung sukun, ang susunod na litra is yung sod, okay? So, pumakinig ka na sunun sukun, na katawan niyan din, aaya, itunog ka abatang nasusad, okay? For example, ito, ming sod ka, okay, di ba? Parang miyatnuyo din, aaya, itunog ka kunun sukun na yung sod, di ba? Pakasiging scan yan na sunon na parang itepokas ka niyang kusad. Okay? Yung nun sukon na may gun na pero parang itatago mo yung nun sukon dun sa sad. Diba? Parang ganito. Min sadaka. Okay? Min sadaka. Huwag mong bibig kasi na min sadaka kasi maling mali po. Dapat na min sadaka. Ito ang hukom nito ay ikhfa. Kasi ang nun sukun, ang sumunod na litra is yung sod na kasama sa litra ng ikhfa. So may gun na. Pero yung nakikinig sa'yo, alam na niya na ang isusunod mo na litra sa nun sukun yung sod. Min sadaka. Min sadaka. Okay. Next example natin is, ay na naman yung nun sukun, ang sumunod na litra is yung dhal na kasama sa litra ng ikhfa. So, ang tamang bikas is manzalazi, o di ba? Parang alam niyo na na ang isusunod kong litra sa non na yung zal, di ba? Parang miyat niyo na ay itunugakan a litra si ko non at patay na so zal, di ba? Manzalazi, okay? Manzalazi, so ito ang hukom nito is ikhfa, okay? Next example natin is ay na naman yung nun sukun, ang sumunod na litra is yung ka na kasama sa litra ng ikhfa. So, ang tamang bigkas is mangkana, di ba? Parang nahulaan niyo na ang isusunod kong litra sa nun sukun is yung ka. Mangkana,
man kana. Huwag mong bibigkasin ng man kana kasi maling-mali po. Okay, dahil ito ay ikhfa. So, ang tamang bigkas is man kana. Okay? Ay, kamuti ang kaw na man kana. Parang ito po kaso nun apatay si iku ka. Man kana. Okay, may gunam. Okay, next example natin is, ayun na naman yung tanwin, ang sumunod na litra, yung sod na kasama sa litra ng ikhfa. So, ang tamang bigkas is qa'an safsafa. O, diba? Miat nun na ay tundugakan a litra kung nun apatay na sod. Diba? Qa'an safsafa. Qa'an safsafa. Huwag mong bibigkasin na qa'an. Mali. Dapat na qa'an safsafa. Okay. Next example natin is ena naman. Next example natin is ena naman yung tanwin. Ang sumunod na litra is yung tha na kasama sa litra ng ikhfa. So, ang tamang bigkas is azwajan salasa. Azwajan salasa. May gun na. Pero, so dir ka di mo makinig na kitnuyan din ay tunog ka ko tanwin na sa azwajan salasa. Huwag mong bibigkasin ng azwajan salasa. Mali po. Dapat na azwajan salasa. Ito, ang hukom nito is ikhfa. Okay, next example natin is, ayun na naman yung tanwin. Ang sumunod na litra is ka na kasama sa litra ng ikhfa. So, ang tamang bigkas is kitabung karim. O, diba? Parang miat nyo na itunugang ko tanwin na ka. Kitabung karim. Okay, mga friendships. Sa next video natin, inshallah, magbabasa tayo ng Quran. Hahanapin natin dun yung idgham. Izhar, Iqlab, Ikhfa, kasi marami pa tayong hindi na ibigay na ano na example sa Ikhfa. So, sa next video natin, inshallah, magbabasa tayo ng Quran para hanapin natin yung apat na yung Ikhfa, Iqlab, Izhar, Idgham. Okay? And I hope to see you again on my next video. Inshallah, maasalama ilalika, mga friendship. Ayan o, nasa loob po ako na ASMR. Maasalama, bye-bye!